Hi guys, welcome back to my channel. Please subscribe and please click the notification bell so that you are updated for my new upload. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, sa mga bago, please subscribe. At sa datihan po, stay connect. Thank you so much. Sa video pong ito, i-share ko po sa inyo ang biyaya na binigay sa akin sa pamamagitan ng aking amo. Binigyan niya ako ng regalo and pasalubong galing sa London. So guys, hindi ito pagyayabang, kundi share ko lang sa inyo what it will be and what is the cost of this gift. So guys, simulan na natin. Buksan ang regalo. So guys, binigyan niya ako bago siya umalis. Sinuhulan niya muna ako. Ito ay suhol. Kasi sabi niya sa akin, this is a gift for you. Sabi niya ito guys. This is a gift for you. And please, sabi niya, and please, Clorox my house. I-Clorox daw ang bahay niya. And Clorox my house, sabi niya. Yun nga guys, ito ay binigay niya. At titingnan natin what is inside this paper bag. Wow, ito guys ang binigay niya sa akin. Ito guys ang binigay niya. Charan! Yan. Ang binigay niya. And those. Yan ang binigay ni Amo. Set aside na natin to. Ito ang binigay niya bago siya umalis. Nag-iiyakan nga kami guys kasi nakakamiss. Ang dahilan kung bakit siya umalis yung aming babae kasi yung anak niya mag-aaral sa London at sinamahan niya, inihatid niya at saka yung anak niyang binata, yung panganay, inihatid nila yun sa London. Bago sila umalis, nag-iyakan muna kami kasi sa apat kong alaga guys, yung umalis, siya yung tipong ang bait-bait niya pagka nagsusuplada ang mama niya. Siya yung nagre-remind na mama, ano ba yan? Parang siya yung parang pakiramdam ko, siya yung anghel. Anghel sa bahay na ito, sa pamilya niya. Kasi siya yung sobrang bait niya, maalalahanin yung hindi siya gumagawa ng ikasasama ng loob ng iba. Lalo na sa mama niya. Kaya itong nanay niya, siya yung paborito. Yung panganay at siya yung paborito. Pero mas pinaka-paborito siya. Apat yung magkakapatid pero siya talagang pinaka-paborito kasi itong batang ito, itong dalagang ito, piniplease niya ang mama niya na ayaw niyang magkamali ang sa paningin ng nanay niya ang ginagawa niya or yung ugali niya, ayaw niya yun. Kaya nag-iyakan kami before silang umalis. Sobrang iyak ko. Grabe talagang hagulgul ko. Akala mo anak niya na umalis. Grabe. Umiiyak talaga ako. Sabi ng amo kong babae, bakit ka umiiyak? Ikaw nga. Sabi ko umiiyak eh. And then guys, halos mag-iisang buwan na ang amo ko doon. Siguro next week or
Sige, kung sa sunod pang linggo, saka siya uuwi. Kasi sabi daw, bago magbakasyon o bakasyon, uuwi na yung mag-ina. Siguro sasamahan niya pa. At ito nga guys, napipending ang pag-uwi ko. Instead na makauwi na ako, hindi pa. Inaantay ko yung amo kong babae para may tao dito, may taong bahay. Kasi mga anak niya, wala yang pakialam sa pagkain ng amo niyang, ay ng tatay nila. Minsan, nagtatanong din, pero wala, hindi sila yung magluluto na ganun. Kung ano. Ito namang amo ko, ayaw naman niya masyadong nagpapaluto. Kasi nga, nagda-diet din. Tsaka siguro, kawawa naman talaga pag wala ang asawa, kumbaga walang asikaso siya ng amo kong babae. Kaya siguro namimiss niya din. Hindi yan kumakain. Lagi yang wala dito sa bahay. Kahit sabi ko sa mga alaga ko, tanungin mo ang papa mo kung ano, magpapaluto sila o ano. Ang sasabihin niyan, wag daw, wag daw. Sige, wala akong, hindi ako nagluluto, pero piniprepare ko naman yung salad niya o yung tray para kain na yung lalagyan ng pagkain niya. Bihira yan magpa-deliver pala ng pagkain. Yung amo kong babae, mahilig yun. Pagka alam niyang pagod na siya magluto, nag-re-relax din yun. Kaya nag-order yun ng pagkain. So guys, ito na. Yun ay short story lang. So ito guys, ang pinaka content natin ay ang pagbubukas ng regalo. So guys, ang ito ay isang tip para sa lahat ng employees. Pagka gumawa ka ng mabuti sa amo mo, bibigyan kanila ng pampalubag-loob. Pero pag gumawa ka naman ng hindi mabuti, hindi kanyan re-regaluhan, hindi kanyan bibigyan ng pampalubag-loob. Kaya yan ang pinaka-best tip. Pagka kaya nating magpasensya, kaya nating magpakitang gilas sa iba, sip-sip, gawin natin yun para matuwa naman sa atin ang ating mga amo. So, hindi lang ito sa pagiging amo ng hindi lang ito sa lahat ng kasambahay na katulad ko sa OFW, katulad ko, kundi sa lahat ng nangangamuhan. Pagka gumawa ka ng mabuti sa amo mo, siyempre, kahit pa paano, may pampalubag-loob nun. Pag hindi ka naman gumawa ng mabuti, of course, magagalit siyempre sa'yo yan. Kumbaga, magtatampo or lalayo ang loob. So, ito na nga guys, ang ating content. Now guys, ito ang unang binigay sa akin. Bago siya umalis, itong set na to at saka itong dalawang ito. Ito po guys ay from Turkey to. So guys, kahit katulong lang ako, nakakatikim ako ng imported. Kasi nga, ito ay binibigay ng amin ko. So, ito guys ay olive. Ultra Neem Linderin. Iwan ko kung ano yun. Ano ito guys, parang dito sa ano, sa direction, apply on hand, heels and elbow. Sabi niya, in case of contact, rinse eyes well with water. So, ito guys ay sa kamay. Huh?
hand sanitizer. Close pa yan guys. So bubuksan natin. Nakasilyo pa. Yan na. Bukas na. Amuyin na natin. Amoy ng olives. May ano siya, guys. May aroma ng olives. Tatry natin kung okay naman siya sa kamay. Simple lang ang amoy niya, guys. Hindi naman siya oily, pero smooth sa kamay. So, thank you, madam, sa iyong regalo. Olive hand sanitizer. Hand moisturizer. Hindi sanitizer. Moisturizer. So, ito naman ang next. Ano lotion siya, guys? Hand and body cream. Pareho din siya, made in Turkey. At saka, with olives din siya. From virgin coconut, ay, virgin olive oil. So, itry natin to guys. Nakukunat na. Almost the same smell. Pareho din siya, guys. Pero ito mas malagkit ito, guys, kisa doon sa hand moisturizer. Itong body cream, ano siya? Mas malagkit. Ito ang aking next bubuksan and boxing. From Ampura. Ampura. Kung alam nyo guys, kung pera ko lang to, hindi ako nito bibili. Binibili ko yung alam nyo na mura. Kung may mura, meron namang mahal at meron namang bargain. Charan! Bargain! Ito guys ay apricot cologne. Apricot cologne. Let's smell. Mabango din. Parang na mabango din siya, guys. Hindi masangsang sa matangos na ilong. Matangos na ilong. Hindi siya masangsang. Apricot cologne. Yan siya, guys. And the next one is with vitamin E. Siguro ito guys, sa mukha talaga ito. Vitamin E direction.
Walang direksyon. Let us see na lang. Guys, sa mukha to. Simple. Simple lang ang amoy niya. Facial moisturizer. Mild ang pagkalagkit niya. Ano? Halos pare-pareho guys ang amoy niya. Hindi pa ako nakagamit nito guys ng mga ito, ng mga items na to, because made in Turkey, hindi made in Kuwait. Hindi ko sila kilala, but anyways guys, itatry ko din siya kung okay naman sa aking beautiful skin. Wow, charan. char. Ito guys ay sabon. Ano ito? Pwede siyang facial sabon or pwede naman siyang hand and sexy body sabon. Yan guys. Sige. Ito naman ang ating next. Ito guys ay binigay ito ng alaga kong lalaki nung dumating na siya from London. At ito talaga may pangalan to. Yan, may pangalan yan. Dingries. Charan. Yan siya guys. Ibabaligya ko na ito guys. Ipitinda ko na ito guys. So, yan na ang aking mga product. Bili na. Pamain naman po dyan. Ito guys ay panghilod with matching. Ito guys ay from London. Ito ay from The Body Shop. Alam niyo guys, hindi ko talaga ito bibilhin. Kung pera ko lang, hindi ko ito bibilhin kasi alam kong mahal. Mahal siya talaga. Kahit dito sa Kuwait, mahal talaga ito. Branded kasi yan. Kita niyo naman, sa kahon pa lang, sold na. Talagang may quality. Itong panghilod, ito ang panghilon from The Body Shop. At ito guys ay British Body Yogurt. Ano ito guys? Lotion. Ito naman, ha, ito, magkapapareho naman silang amoy. Talagang amoy imported. Alam niyo guys, noong hindi pa ako nag-a-abroad, mahilig talaga ako yung imported kasi siyempre pag tatak imported, talagang maganda. Merong lotion noon na mura lang siya pero hindi ko na maalala, pero pag makita ko makikilala ko yun. Bumibili ako noon malaking lotion. Hindi siya masyadong mabango.
katulad nito ang amoy. Pero, ano siya guys, long lasting. Halos 24 hours mo, pag linagay mo sa kamay mo, sa braso mo, sa skin mo. Ano siya, nagsusurvive siya within 24 hours. Ito, parang naaalala ko dito kasi malapot siya. Hindi ito tulad sa lotion kong ginagamit na Enchanture. Ano, mabango siya tsaka malagkit-lagkit. Ito parang oily siya na mild. Kahit sa amoy, mild. Imported na imported ang amoy. Ito guys ay lotion from Body Shop. And next is the Body Shop British Rose. So, buksan natin guys. Ano kaya itong mga kakika na to? Tama na sa akin guys ang ano. Napakasimple ng amoy. Ewan ko lang guys kung okay naman siya. Simpleng-simple ang amoy. Hindi ko maamoy nga. Simple ang amoy guys. This is from the Body Shop. This video is not for paid promotion. This is only for vlogging and content. Content. This is sabon. Hand body sabon. Ito naman guys ay the Petal Soft Hand Cream. Lahat na lang. Cream. Ito guys. Ay. Ito guys. Ano naman ito guys? Parang ano yun? Light. Pare-pareho guys ang amoy. Guys, pare-pareho ang amoy. Itong set na to, pare-pareho ang amoy. Yun naman na set na yun, iba-iba. Pare-pareho din ang amoy. Pero guys, ito, from the Body Shop, ano siya? Light ang amoy niya. Imported ang amoy. Sa quality naman, parang star 4. And guys, ang ating last ay The Body Shop British Rose Shower Gel. May pangpaligo ako sa quarantine. Sa quarantine ko sa hotel. Nawa maabot ko pa ang free hotel from OWA. Pare katulad din nito guys ang amoy. Amoy rosas, ngunit imported. Simpleng amoy siya guys. Susubukan ito sa quarantine ko
sa susunod na buwan. So guys, ito ay ang ating mga regalo from my employer. Thank you so much to the employer, to my employer, sa family nila. Thank you so much. And thank you so much din guys. Meron pa akong guys na ipapakita sa inyo na isa pang regalo. At ito pa guys ang another gift from my employer. From Madam. From Madam and to the ito guys ay sling bag. Hindi ko na siya bibilhin. At pwede dito ang dalawang cellphone at power bank. Pwede siya dito. Yan guys. Yan guys. Mara, nakaano talaga oh. Nakadikit. Nakakadena. Kadena ng wallet. Siya guys. Ganda din siya guys. At ito ang bag. Sling bag. Sling bag. Guys, pagka lalayas ako, lalagyan ito ng cellphone. Mahilig talaga ako guys sa sling bag kasi linalagyan ko yan ng mga abobot ko. Ito ko pag alis ko, dala-dala ko ang buong bahay. Yung hindi ako nagkulang sa aking mga gamit. Yan ang ugali ko bilang ako. Maganda din siya guys. Maganda siya. Hindi siya branded. Pero, meron din pangalan mo. Primark Care. Galing din ito pang po sa London. Dala ito ng alaga kong binata when he come back here from London. Pinauna na siya ng kanyang mama at kapatid kasi may trabaho yun. Si Engineer Pakal. Si Engineer Pakal. Yan guys. Yan ay nung dumating ako dito guys, yan ang mga alaga ko. Yung panganay, siguro grade 2 yun. Nagabit-bit pa ako ng bag niya. Ng knapsack niya. Pag mag-i-school na, bababa kami noon. Kasi may medyo, may dis hindi naman sa tabi ng, ano, ng kalsada ang bahay. Pero nasa second floor kami. Kaya, syempre, may lalakaran pa. Tapos, ano na, kumbaga nasa likod kami kasi nagre-renta lang sila noon. Tapos, ayun, sinasamahan ko pa yan kasi bata pa, grade 2. Bit-bit ko pa ang bag niyan, yan ni Engineer. Tapos, ako ang nagdadala talaga ng bag niyan pagka papasok na yan kasi may school bus siya. Tapos, ang pagdating niyan, mag-antay ka na doon sa kalsada. Gabit-bit pa ako niya ng bag. Pero ngayon, Engineer Pakal na. Engineer na yan. Pero guys, alam nyo, sa siguro dahil sa katagalan ko na dito, pag galit na ang katulong, tahimik na yan mga yan. Lalo na yung yun na
na nasa ibang bansa. Yun, pag galit na ako, tatanungin niyo, bakit ka galit? Tapos sasabihin niya, anong kasalanan ko? Kaya napakabait na nun talaga guys, napakabait niya. Sabi ko, kung sino pang mabait siya pa ang wala dito. Kaya yun, umiiyak talaga akong sobra. Kasi siya yung namimiss ko na, maalala ka niya, tikman mo ito. Yung pag may bagong bili o kaya ano, kung anong mga bagay-bagay, siya agad nag-ano sa akin. Kasi kahit busy-busy yan, pag tinanong mo yan, magsagot talaga yan. Mag-react yan, magkwento ka, react talaga siya. Yung sumasang-ayon siya, hindi siya yung kukontra sa'yo. Hindi siya ganun. Pero meron dito, yung pangalawa na kupo. Kala mo yan, isnabira. Napaka-isnabira. Ngingitian ka lang yan kung may iuutos. Pero nagpapa-thank you naman. Pero hindi siya yung karinyosa na tulad noong alaga ako na yun na ng ibang bansa. Kaya namimiss ko yun. Siya yung kukwento ka o kukwento din siya. Tsaka kahit sa pagkain ko, kumukuha yun, kumakain siya. Kasi nga, ako talaga yung nakalakihan na nila. Nung dumating ako, siguro nasa 4 years old na yun. O, siyempre, kinakarga pa yun. Kaya, yun. Siya yung nagsiselos yun pagka noon, siya tsaka yung bunso. Yung bunso, iba din ang yaya noon. Ako siya ang alaga. Ako ang yaya niya. Tapos, pag kinukuha ko yung bunso, nagsiselos yun. Yun. Pero hindi naman siya, magtatampo lang siya, pero hindi yung dinidibdib niya. Magsabi lang siya, bakit mahal mo ba siya? Ako hindi mo na mahal. Ganun yun. Kahit ngayong malaki na sila, nagaganyan pa din siya. Pero yung bunso, kinakarga niya ako kasi malaking babae yung bunso. Nung maliit pa siya, bansot. Sabi ko, ang taba-taba niya parang hindi nalalaki, hindi tataas. Pero ngayon, sa kanilang apat, kasi yung nanay, tsaka yung silang tatlong dalaga, yung bunso, siya yung pinakamalaking babae. Malaking babae, tapos ang tangkad. Malaking babae. Sabi ko, hindi ko akalain na siya pala ay lalaki ng ganyan. Kaya nga, pag tinatawag kong mamang, yung mga kapatid niya man, tatawagin din siyang mamang. Lahat yan, may mga palayaw. Tapos yun, hindi naman nagagalit, parang sanay na sila. Kasi ang tatay nila mahilig magtawag ng kung ano-ano. Yung bunso, tawagin niyang katulong. Sabi niya, katulong. Magsagot din yung bunso. Ngayon, po, kumbaga sa salita ng Pinoy, po, sabi niya gano'n. Mag-response siya. Hindi sila magreklamo yung isa nga, yung pangalawa, ang tawag ko doon, yung pangalan sa atin. Gano'n din ang tinatawag nila sa kanya. Na-adapt nila. So guys, yun na nga ang mga kwento-kwento ng aking buhay dito sa Kuwait. And nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood at nanood ng aking videos. Thank you so much and shout out everyone. And nagpapasalamat din ako sa Lord sa gift na ito sa pamagitan ng aking amo. Nagpasalamat na ako sa kanila pero hindi nila alam na ito ay aking vlog.
So guys, thank you so much and God bless us all. Sana all may regalo din kayo. God bless us all. Bye.